kita mga brad. Pag-usapan natin saan na nga ba patungo at ano na ang kahinatnan ng CPP-NPA-NDF sa pagpanaw ng kanilang leader na si Joma Sison. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Matapos ang pagkasawi ng leader ng CPP-NPA-NDF na si Joma Sison, saan na nga ba patungo at ano na ang kahinatnan ng organisasyong ito? Well, isa sa maaaring maging epekto nito lalo na sa mga sinaunang kadre ng grupo ay maaari itong magpatayan dahil magkakaroon talaga ng agawan sa kapangyarihan sa loob ng organisasyon kung sino ang papalit at itatalaga bilang bagong chairman ng CPP-NPA-NDF. Isa pa sa mga isyong kinaharap ng grupo ay kung saan at kanino mapupunta lahat ang mga perang dumadaloy kay Joma. Isa yan sa talagang pag-aagawan. E paano ba naman idaandang milyon ang pinag-uusapan dito? Ayon sa dating NPA commander na si Peter Caramon Mutok, ang pagpanaw ni Joma Sison ay maaring magdulot ng intra-party struggle for power. Na ang mangyayari ay talagang patayan sa loob ng organisasyon ang magiging epekto nito. Kaya mas lalong dapat paigtingin ang panawagan lalo na sa mga batang kadre na sumuko na sa gobyerno dahil sigurado ay madadamay yan sila sa epekto ng pagkawala ni Joma pag nagkaroon sila ng cleansing sa loob. Maging sa mga rebelde na nagdadalawang isip pa na sumurender dahil wala na ang kanilang tinitingilang leader na si Joma Sison, eh hindi na dapat sila matakot pang magbalik loob sa gobyerno dahil kahit naman ang Chinese Communist Party ng China nung namatay ang kanilang founder at simbolo ng partido na si Mao Zedong eh nagkaroon talaga sila ng purging lalo na sa Central Committee member maging sa hani ng Politburo eh partida gobyerno pa yan sa China eh paano pa itong mga NPA na to dito sa Pilipinas kaya asahan na mas marami pa sa mga member nito at mga kadre ang susuko. Kaya mas dapat pang paigtingin ang panawagan lalo na sa mga kabataan na nire-recruit ng organisasyong ito na huwag nang tumuloy dahil masisira lang talaga ang kanilang buhay at kinabukasan. Ayon pa kay Kapeter, dapat ang DOJ sa pangungunan ni Secretary Boying Remulla dahil nagkalat na ang miyembro ni Joma Sison sa Amerika, dapat daw ang Department of Justice ay mag-initiate ng mga legal procedure na kinakailangan para ma-issuean ng warrant of arrest at madakip ang mga ito. Tulad na lang ni Herminio Espiritu na nagtatago sa pangalan na Arthur Garcia. Maging yung mga miyembro ng Politburo na nasa Canada ay dapat madakip din. Pero sino nga ba si Herminio Espiritu? Ano nga ba ang ambag ng taong ito sa organisasyon ni Joma? Well, ayon kay Ka Eric, ang Communist Party of the Philippines ay may dalawang country party committee. Ito ang East Coast at West Coast. Ibig sabihin, equivalent ito ng Party Section Party Committee. May unit ang Communist Party of the Philippines at ang koneksyon ng Netherlands CPP International Department sa United States ay walang iba kundi si Herminio Espiritu. Si Herminio Espiritu ay in-identify ni Kapeter nung napanood niya ang video ni Trillanes sa Amerika. Ito yung video na tinalakan siya ng vlogger na si Marlica. Dito niya nakita sa tabi ni Trillanes si Herminio Espiritu. Pero hindi siya kilala sa totoong pangalan niyang yun dahil gamit niya ang pangalan at pagkatao ni Arthur Garcia. Si Arthur Garcia ay kilala rin ni Kapeter na isang Politburo member ni Joma kaya kinikilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng komunistang grupo ni Joma Sison na CPP-NPA-NDF ay isang malaking sindikato sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang grupong ito ay kinikilala ng taong bayan na isang organisasyong sumira ng ilang dekada sa Pilipinas. Kaya kailangan talagang mahabol at madakip ang mga leaders ng CPP-NPA-NDF at mga teroristang network nila na nakabase ngayon sa Netherlands at maging sa pitong country party committee sa buong mundo. Meron sa US at maging sa Europe ay meron ding country party committee. Meron din sa Asia na nakabase sa Hong Kong. Ang organisasyon naman dito sa Hong Kong ay nakatago sa pangalang United Filipinos in Hong Kong o kilala sa UNIFIL. Ito ang migrante chapter na kung saan dito nakatago at nakabaon ang Country Party Committee ng CPP sa Asia. At maging sa Africa at Latin America ay napasok na rin nila.
Kaya para kay Kapiter, hindi purkit patay na si Joma ay mananahimik na lang ang DOJ. Dapat daw ay patuloy pa rin ang mga pagkilos para tuluyan na masugpo ang organisasyong ito. Dahil magpahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagre-recruit at pagkumbinsi sa mga kabataan sa loob at sa labas ng bansa. Bagamat masayang mga dating kadre na sina Ka-Eric at Ka-Peter sa pagkawala ni Joma Season sa mundong ibabaw, eh medyo may panghinayang sila. Dahil mas maganda daw sana kung naabutan si Joma ng kamay ng hustisya at napanagot sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa taong bayan, pati ang mga kasama ni Joma na terorista. Ang maaaring maging patayan sa loob ng organisasyon ng CPP-NPA-NDF dahil sa pagkawala ni Joma Season at agawan sa posisyon o kapangyarihan ay bahagi na ng kultura at kasaysayan ng mga komunistang grupo sa buong mundo. Dahil yan sa paninindigan at pagtatanggol sa ideolohiya ng bawat membro nito. Pero paano nga ba na isalba ni Joma Season ng Communist Party of the Philippines e samantalang wasak ng CPP noong 1992 nung umalis si Joma sa Pilipinas? Paano niya naipanumbalik ang lakas ng organisasyong ito? Well, ito'y dahil sa ginawang paglulunsad ni Joma Season ng tinatawag na IDKP o ikalawang dakilang kilusang pagwawasto o sa Ingles ay tinatawag na The Second Great Rectification Movement. Kumbaga, dahil nakita ni Joma ang buod ng mga pagkakamali at kahinaan ng CPP-NPA-NDF that time, pinangunahan niya ang corrective organizational, ideological, political and theoretical measures. At ang mga matatandang kadre na may kapasidad na mamuno na binitbit ni Joma nung panahon ng Great Rectification Movement, sila ang nasa likod ng malawakang recruitment sa bansa. Isamantalang ang natitira na lang na guerrilla fronts noong 1992 ay 45. Imagine, sa loob lang ng 6-8 taon ay naka-recover agad sila ng 98 guerrilla fronts. At ito pa, mula sa bilang na mahigit 6,000 na NPA na lang ang natitira sa kanilang panig, ay nadoble nila ito sa 12,000. Kung sa Negros ay may mga natira noon na 2 platoon at sa Panay area naman ay may 2 platoon, dahil sa pamumuno ni Joma at ng kanyang mga kadre, e sa loob lang ng 6-8 taon ay nagawa nilang maparami ang bilang nito. Sa Negros ay naging 16 platoons at 12 platoons naman sa Panay area. Ibig sabihin ay symbolic figure talaga si Joma Season ng komunistang grupong ito. Kumbaga, kung hindi dahil sa kanya ay matagal na talagang bumagsak ang CPP-NPA-NDF. Dahil sigurado noon pa man ay magkakanya-kanya na ang mga miyembro at kadre nito. Kaya ito ang maaaring maging dahilan na talagang magiging madugo sa loob ng organisasyong ito dahil sa pagkawala ni Joma Season sa mundong ibabaw. Ito na yung mayiging internal struggle at posibleng walang kadre na makapigil nito. Kung tatanungin naman kung sino ang pwedeng pumalit kay Joma, ayon kay Ka-Eric, ay bilang na lang sa mga kamay ang mga kadreng may kapasidad na mamuno ng buong organisasyon na buhay pa ngayon. Karamihan kasi sa mga kadre na mahuhusay at may kapasidad na mamuno ay na-neutralize na ng AFP. Kumbaga, kung hindi nakulong, ay mga deads na. Kaya iilan na lang talaga ang maaring pagpilian. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, ay magiging madugo talaga ang agawan sa posisyon at kapangyarihan.